Ano kaya ang the best investment para sa mga OFW? Let me share to you something na para naman makatulong ako, lalo na sa nag-abroad, nagpa-plano mag-abroad, or sa mga OFW na nag-abroad or nasa abroad na. Kasi alam naman natin lahat na ang pag-abroad is temporary lang. You will stay temporarily sa place tapos uuwi ka sa Pilipinas. Tama po ba? And ang question dyan, the question is, ano ang sources of income na pagkakitaan ng isang OFW para makauwi sa Pilipinas? Kung mag-retire siya, mayroon siyang tinatawag na sustainable income na kagaya sa abroad. Yun ang question na dapat natin sagutin. Sagutin ng mga OFW o kung sino mang gusto mag-abroad. Tama po ba? Kasi as an OFW, yan ang problema ko din. So, dahil hindi ko siya alam ang paano gagawin ko. Okay? Ang ginawa ko nung una kong naisip, sabi ko sa sarili ko, siguro maganda magnegosyo. Okay? So, maganda magnegosyo at siguro, yun ang mga nasa isip mo. So, nag-start ako na, nag-invest ako ng negosyo ko sa Pilipinas. Ang problema nga lang, dahil wala ka doon. Oh, wala ka doon. Hindi siya mamanage ng klaro. Kaya, hindi siya sustainable. So, lugi ka. So, nalugi ako noon. And then, pangalawa ko na investment is nag-invest ako ng lupa. So, hektaryang lupa yan. Na-invest namin. No? So, nag-invest ako. Tapos, basta lupa. So, the thing lang is, kung gusto kong mag-agriculture, dahil lupa yan, dapat pa rin nandun ako sa Pilipinas para masikaso ko siya. Kasi kung hindi ko siya masikaso, maraming nag-agriculture, tapos kung wala ka dun sa Pilipinas, hindi ka sure kung kikita ka o hindi. Kasi wala ka dun eh. So, dapat mamonitor mo siya. But bilang isang OFW, nasa abroad ka. So, ang ginawa ko, instead na lagyan ko siya ng halaman or kung ano mang dapat ilagay dyan, nilagay ko na lang na yung paper tree na lang nilagay ko. Kasi yun lang alam ko na hindi naman siya nawawala at hindi siya kailangan bantayan talaga ng tao. Less maintenance. So yun lang ang alam ko. Pero hindi siya pa rin sagot sa sustainable income na kikita ka monthly. Wala pa rin. Tama, di ba? So, next na naisip ko, sabi ko sa sarili ko, paano kaya ako maka-exit as an OFW? Kasi kung hindi mo siya masagot, maninirahan ka dito sa abroad. Long time, long years, magsisave ka lang. At alam mo naman, pag-ipon, wala rin. So, naubos rin pag-ipon ka, pag-ipon mo sa Pilipinas. Nandun ka mag-start, di ba? Tapos, wala kang alam. So, lugi rin siya. So, hindi siya magandang diskarte. So, next na ginawa ko, sabi ko, narinig ko yung about sa mga sa stocks, whatever, that investment doon sa stock market. Nag-invest din ako. Kaya lang, ang problema ko, wala din siyang actual monthly income na pang-replace sa trabaho. So, kung example, kung makita ka ng 100,000 sa abroad, pag-uwi sa Pilipinas, dahil sa stocks, well, hindi siya nagbibigay ng 100,000 monthly. So, tapos, pakunti-kunti lang yun. Magkano lang yung stocks? 5,000 monthly, 10,000 na ilagay mo dyan, 10,000 naman. That is for long term, like 20 years, 30 years na ilagay mo dyan. So, hindi pa rin siya ang sagot na isang OFW, para lang sa OFW ha, na mag-retire ka after 5 years, 13 years. Kasi short term lang, di ba, ang pag-abroad, uwi ka, 10 years maximum, dapat nakuwi ka na sa Pilipinas. So, naghanap ako ng paraan kung ano kaya magandang gagawin. So, another choices na share sa akin is dapat mayroon ka mga rental income properties. So, sabi ko, ano kaya gagawin ko kung mag-rental income properties? Ang ginawa ng mga karamihan ay nag-loan sila dito, tapos nagawa ng kanilang mga apartment sa Pilipinas. Kaya lang, maraming ding nabaon sa utang dahil unang-una pa lang, nag-loan ka ng malaki. Million yan eh. Sabi natin, 5 million to 6 million, nag-loan ka, nilagay mo sa Pilipinas, nagbabayad ka na ng monthly na wala pang rental. Sabi ko, paano to? Eh, baka hindi siya sustainable. Hindi ko lang matapos yung wala pang rental, nagbabayad na ako. Sabi ng advisor sa akin, nag-attend ako ng training. Kasi, nag-attend talaga din ako ng training kung anong mas maganda gagawin. Ganyan bang gagawin ko? Mag-loan ako, tapos papagawa ko ng apartment sa location
sa amin or ano pa bang choices. So sabi ng sa training na napunta ako, sabi nila, wag, gagawin mo, ito ang gagawin mo. Hanap ka na mag 20% lang down payment. 20% lang down payment, makompleto mo yung down payment na yan, pwede nang matirahan. So ang 80% ang ikaw at ang nagrental ang nagbabayad. May kasama ka, pwede na maparentahan. 20% lang nilagay mo na cash. Na cash para from your side, 20%. Ang 80% may rental na. Hindi siya 100% na. I-loan mo sa banko, 100%. Ilagay mo, papatayo ka ng apartment. Hindi ganun. Sabi niya, ito 20% o 30% lang. May mga developer ngayon na naghihingi lang ng 20 to 30%. Tapos pwede na mapaupahan, maparentahan. Para makarami ka ng iyong mga apartments or properties, sabi niya. So yan ang ginawa ko actually. So habang yan ang ginagawa ko, naka mas makarami ka pa kasi 20% lang down payment mo, 'di ba? So mas makarami ka pa ng properties. And kagandahan kasi niyan, doon ko na-realize na ang mga property pala pwedeng gamitin, pwede mo parentahan. So mayroon siyang income replacement. Kung example, may trabaho, may income ka na 100,000 sa abroad, ang rental income properties mo, pwede mo siyang mamili ka ng marami, naabot din siya ng 100,000, pwede rin. May rental income ka. Pwede mo siyang magamit din as mag-business ka sa Pilipinas. May collateral siya kasi pwede siyang mayroon tayong pinatawag na loan to value ratio niyan. Mataas, magandang location niyan, magandang properties na nakuha mo, mas mataas ang loan to value ratio. Increase ang value niyan. Tapos pwede mo gamitin pang collateral. Mag-start ka ng business kung ano man. Kung agriculture yan, yung lupa ko nun, na hektara yan, taniman ko siya, saan ako kukuha ng capital? Doon sa properties na binili ko. Then, pwede mo maipamana sa anak. Di ba? Pwede mo siya maipamana sa anak kasi mahal na siya. Alam mo, ang anak mo, na hindi na siya mag-start from scratch. Mayroon na siyang mapagmanahan ng income. So, at saka, marami pang magamit dyan. Pwede mo pong gamitin pagka gamitin mo in case of emergency na wala kang pera. Example, kailangan mo ng show money kung saan ka pumunta. Kailangan mo ng pera, so kailangan mo ng properties. Ang nagagamit talaga all around is property. Kaya sabi ko, kung mag-invest ako, investment kayo, ang gamitin nyo na investment, yung all around na pwede kang pag-uwi ka sa Pilipinas o for good ka, mayroon kang monthly na pagkitaan na maibigay lahat sa'yo na kailangan mo. So, lahat na yun, na covered niya. So, sa isang investment, covered niya lahat. Mayroon kang income monthly, tinatawag na rental income. Mayroon kang pwede siya magamit pang collateral. Mag-start ka ng business. Pag-uwi mo sa Pilipinas, mag-start ka ng business. Example, mag-agriculture ka na. Agriculture ako. So, kailangan ko ng capital. Kailangan ko ng kuha ng pera. Doon ako kukuha. Tapos, hindi ako magproblema kasi may rental siya. Siya nang babayad ng amortization sa bangko. So, yun nga, sabi ko, 20% ang down payment ko, yung 80%, may kasama akong nagbabayad sa banko kasi may rental siya. So, pwede kong magkuha ng pera sa banko, mag-loan ako ng banko, mag-top up ako, tapos yun ang gamitin ko sa mga businesses na tatayo natin. Diba? Ganun yun. Pag-uwi mo sa Pilipinas, for sure, mayroon kang sure na pagkakitaan ng pera. Okay? And all around, magagamit mo siya, may pamana mo sa anak. That is the good thing, no? A good man leaves an inheritance to his children. So, alam ng anak mo, at alam mo, ang anak mo, mayroon siyang pagkakitaan. Hindi na siya maghirap pa balang araw na magtrabaho ulit para sa iba. O hindi na siya na magbigay ng negosyo, siya magbigay ng kanyang company, gagawa na siya ng company, ng sariling company para makatulong naman sa iba. So dapat ganun ang mindset na magawa pagka mayroon kang investment na kaya ibigay sa iyo lahat. So doon ko lang nalaman actually ito nang nakatin ako sa training at seminar. So, sa asinsadong Pinoy. So, actually, attend kayo doon and be wise, no? Lalo na pag ikaw isang OFW. And hindi ka sure, hindi ka pa nakaplano, attend ka dyan at maturuan ka para, bakit ko ito sinishare? So, para hindi ma-waste yung time mo. Kung ninegosyo ka, alam mo, malugi ka kasi hindi ka sanay sa business at hindi mo yung master. Una, wala ka doon sa Pilipinas. Kung lupa mo na bilhin mo, sino mag-aalaga? Sino magtatanim? Sino magaganyan? Wala, di ba? Wala ka, lugi rin. So, maganda yung mga ganyan pag nasa Pilipinas ka na. So, una mo talagang asikasuhin yung mga rental income properties. And, i-suggest ko, wag yung mag-loan ka dito, tapos loan ka ng 100% sa'yo na capital. Kasi pag-loan ka dito, next month, magbabayad ka na ng interest plus monthly. So, mahirap din yun. Mabaon ka sa utang.
and wala pang rental, nagbabayad ka na. Maganda yung 20% ng bayaran mo, may nagre-rental, kasama mo sa nagbabayad, tutulungan ka. So, 20% lang, di ba? Kumbaga 80% discount kasi 20% ang down payment mo. Di ba? Maganda siyang strategy. So, sana may natutunan kayo and come and attend the Asisadong Pinoy. Marami kayong matutunan dyan. And dyan ako natuto and doon nagkaroon ako ng knowledge and wisdom na saan ko ilagay ang kinikita. Dapat kasi ang sahod natin sa abroad, kikita ng kikita. Hindi siya mawala, hindi siya mawaldas. So, mapunta siya sa magandang direction na generational. Yung family mo, matulungan mo in the future. Yung parents mo, yung anak mo, and lahat, marami kang matulungan na makagawa ka ng iyong sariling negosyo in the future dahil mayroon kang pagkapital sa negosyo. So, thank you. God bless. And this is Jared. Okay? Take care and ingat po sa lahat.